Alright, what's up mga kaizo? Welcome back ulit sa aking YouTube channel na Project Kaizor. Nagbabalik na naman para sa panibagong Project Vlog. Putang ina, nahulog pa. So, panibagong project na naman ang aking ipapakita sa inyo ngayong umaga mga kaizo. So, painitin ko muna yung ating makina. See you on the road mga kaizo. Peace! Yeah! Vlog mga Kaizor, ang topic natin is itong chain mount natin. Yeah. Oh, di ba mga Kaizor, sabi ko sa inyo noong mga previous vlogs natin, sabi ko na ibibilan natin ng chain mount itong bago nating helmet mga Kaizor. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabili ng chain mount. So, nabila na natin ang chin mount mga Kaizor, itong bago nating helmet. Naikabit ko na rin. 'Di ba? Nasa chin mount na natin yung ating camera. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko 'to dinikit mga Kaizor. Ano yung paraan para masalong dumikit ng napakatagal itong GRX Motonetics mga Kaizor. So panoorin nyo muna to. Yeah, peace.
ng panahon na mga kaizol, diba? Yung technique kung paano ko siya dinikit, no? Yes, isa yun sa sikreto kung napansin nyo yung ginamit ko, diba mga kaizol? Yun ang isa sa sikreto para mas lalong dumikit ang pagkakakabit. Pero sana huwag kang maging kabit. Para di ka pasayawin na it really hurts. Pag-uusapan lang natin o explain ko lang sa inyo mga kaizol. Bakit GRX Motoletics ang aking napili na chin mount? Kasi may mga ibang chin mount na pwede. So, ito yung mga dahilan kung bakit ito ang napili kong chin mount mga kaizor. Unang-una sa lahat, universal to mga kaizor. Pwede sa kahit na anong helmet, basta full face helmet, modular helmet, o kahit ano man yan, basta may paglalagyan ka. And then mga kaizor, sa kanyang quality, goods na ako mga kaizor. And then nagamit ko naman siya doon sa luma kong helmet. DRX Motonetics din yung gamit ko doon mga kaizor na chin mount. So nagamit ko siya ng halos na mahigit isang taon doon sa aking lumang helmet. Eh goods na goods, wala akong masabi. Ilang beses na bumagsak yung luma kong helmet, eh andun pa rin yung chin mount. So kung tama talaga yung pagkakadikit mo, is di talaga matatanggal. Lalo na kung mapapanood mo to, ay hindi ka magsisisi na GRX Motonetics ang gagamitin mo chin mount mga kaizor. Hindi ako sponsored nito ha. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mas maganda. So ang price pala nitong GRX Motonetics mga kaizor is nasa 450 pesos ang kanyang SRP. Eh kung nasa mga layong lugar kayo katulad ko, eh asahan nyo na may dagdag sa shipping fee. Depende na yan kung gaano kalayo ang area nyo mga kaizor. And then mga kaizor, ito yung isang technique para mas lalong dumikit ang pagkakakabit. Madikit talaga yung mga kabit. So ito mga kaizor, seryoso na. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo yung pinaka the best na technique. Kasi dumating sa akin to 3 days na from now mga kaizor. And then nakabit ko lang siya. Kahapon ko lang kinabit mga kaizor. Kahapon ng umaga. So bakit naging isang pinaka the best na technique to mga kaizor? Ito, papaliwanag ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko na yun. Ikabit mo siya. Kinabit ko siya kahapon ng umaga. And then pinabayaan ko siya ng 24 hours mga kaizor bago ko ikabit itong action camera ko, bago ko ilagay itong action camera mga kaizor. Ayun yung pinaka the best na technique mga kaizor. Hayaan nyo muna yung chin mount na huwag lagyan ng action camera agad pag kakadikit mo lang. Hayaan mo siya ng 24 hours. Eh kung mas maganda is mas matagal pa sa 24 hours mga kaizor. Kung napansin niyo yung ginawa kong video kanina, is kitang-kita niyo naman kaya niyang buhatin yung isang helmet
mata kay Zor. Ganon siya. Sobrang kadikit. Mga ka-Izor. Eh, kung yun yung helmet nga, kaya niyang buhatin. Eh, yung action camera pa kaya, mga ka-Izor? Na mas magaan pa yung action camera kaysa sa helmet natin. So, hanggang dito na lang ang aking vlog ngayong umaga, mga ka-Izor. Hanggang dito na lang ang ating pag-uusapan. Maraming salamat sa palagi niyong pagsusuporta, palagi niyong panonood. So kung nagustuhan mo itong vlog ko, nagustuhan mo itong video ko, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, i-share mo mga ka-Izor, i-share nyo mga ka-Izor, para makatulong din sa mga ibang gustong mag-moto vlog o maglagay ng action camera sa kanilang mga helmet. And siyempre, subscribe mga ka-Izor. Hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating vlog. Maraming salamat mga ka-Izor. Thank you. And peace. Yep, right side. Bye-bye.